Kamusta katropa? Bago tayo magsimula sa video natin ngayon, may tanong muna ako sa inyo. Kaya mo bang magsakripisyo o manakit ng hayop para lang makuha ang gusto mo? Comment lang ang inyong sagot sa comment section below. Bago si Neil Armstrong at Alan Shepard, mayroon munang isang 37-pound na unggoy o chimpanzee na lumipad patungong Kalawakan. Si Ham the Chimp ang kauna-unahang hominid na ipinadala sa Kalawakan. Tinuturing na bayani ng karamihan, subalit tinuturing din na isang walang kamalay-malay na biktima ng eksperimentong pangkalawakan. Mga katropa, bago tayo magpatuloy sa video natin ngayon, gusto ko lang i-shout out at i-promote na din sa inyo ang isa pa nating katropa na si Kuis Ryan Pagente. Guys, please do check out his channel at supportan din natin siya by subscribing. Siguradong marami din kayong mapupulot na kaalaman sa mga videos niya. Salamat! Isa lamang si Ham sa 6 na experimental chimps na naka-enroll sa Project Mercury ng NASA. Ang 6 na chimps ay inilipad patungong Cape Canaveral sa Florida kung saan sila sinanay ng 3 linggo. Ang layunin sa pagpapalipad ng mga chimps sa Kalawakan ay para subukan ang mga aparato kagaya ng life support system at iba pa. Sa madaling salita, ang mga chimp ay gagamitin upang malaman kung makakasurvive ba ang tao sa paglipad sa Kalawakan. Isang araw bago ang nakatakdang paglipad sa Kalawakan, 2 chimps ang pinagpipilian para sa nasabing misyon. Si Ham at ang isa pang chimp na nagngangalang Mini. Sa uli, si Ham ang napili para sa eksperimento dahil sa madali itong matuto at pambihirang enerhiya nito. Si Ham ay galing sa Cameroon, Africa at binili ng United States Air Force noong July 9, 1959 sa halagang $457 lamang. Taong 1959 din, nang pahangain ng mga Sputnik mission ng Soviet Union ang buong mundo. Inilagay nila ang unang artificial satellite at ang unang hayop, ang aso na si Laika, sa orbit ng planetang Earth. Walang napag-usapan na ibabalik si Laika sa Earth. Nakakalungkot dahil makalipas lamang ang ilang oras sa Kalawakan, pumanaw si Laika dahil sa hyperthermia o labis na pag-init ng katawan. Ang tunay na dahilan at oras ng kanyang kamatayan ay matagal na inilihim ng gobyerno ng Soviet Union hanggang sa dumating ang taong 2002 kung saan isinapubliko na nila ang totoong nangyari kay Laika. Ito ang nag-udyok sa United States para likhain ang NASA o National Aeronautics and Space Administration at para magsanay ng grupo ng mga chimps na magbibigay daan para sa mga manned mission sa Kalawakan. Dito na nagsimula ang karera patungong Kalawakan. Si Ham ay pinadala sa isang suborbital flight noong January 31, 1961. Sinuotan siya ng spacesuit at nilagyan din siya ng mga sensor para masubaybayan ng computer ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang paghinga at ang temperatura ng kanyang katawan. Sa kanyang paglipad sa Kalawakan, ang kanyang vital signs at ang mga itinalagang gawain para sa kanya ay mahigpit na sinusubaybayan ng mga computer sa Earth. Ang batang unggoy na si Ham ay nakaranas ng puwersa na halos ikadurog ng kanyang katawan sa paglipad nito sa Kalawakan at sa muling pagbalik nito sa Earth. Naging matagumpay si Ham sa pagtulak ng mga lever na kanyang pinagsanayan bago siya lumipad at pinatunayan nito na posible itong magawa sa Kalawakan. Kapag tama ang pagtulak niya sa mga lever na ito, makakatanggap siya ng banana pellets. Subalit kapag mali ay kukuryentin siya. Sa kasamaang palad, habang siya ay papalipad sa Kalawakan,
nagkaroon ng problema sa mga wiring ang kanyang sinasakyan. Kaya kahit anong lever ang itulak ni Ham ay kinukuryente siya. Ang paglipad ni Ham sa kalawakan ay tumagal ng 16 minutes and 39 seconds bago ito bumagsak pabalik sa Earth. Si Ham ay muling nakuha sa Atlantic Ocean 27 minuto pagkatapos nitong mag-landing sa dagat. Inilarawan ng trainer ni Ham ang mukha nito nang ito'y makuha mula sa capsule at kanyang sinabi na, "I have never seen such terror on chimp's face." Ayon sa kanya, makikita sa mukha ni Ham ang labis na hirap at takot. Matapos ang kanyang makasaysayang paglipad sa kalawakan, ginugol ni Ham ang sumunod na 20 taon ng nag-iisa sa National Zoological Park sa Washington, D.C. bago siya inilipat sa North Carolina Zoo kung saan nagawa niyang makisalamuha sa iba pang mga chimpanzee. Namatay si Ham sa edad na 26 noong January 19, 1983. Isang panukala ang inilabas para gawing stuffed animal si Ham at i-display sa museum exhibit. Subalit umani ito ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko kaya sa halip ay sinunog at inilibing na lamang ang kanyang mga labi sa International Space Hall of Fame sa Alamogordo, New Mexico. Ang mga buto ni Ham ay nakadisplay ngayon sa National Museum of Health and Medicine sa Maryland, United States. Si Ham ay isang tunay na bayani at ang tunay na nagbigay daan para sa paglalakbay ng tao sa kalawakan. Hindi dapat natin kalimutan na kahit bayani pa ang tingin ng lahat kay Ham, itinuring pa rin siyang isang gamit para sa isang eksperimento kaya masasabi natin na isa rin siyang biktima. Ang paglipad ni Ham sa kalawakan ay buwis buhay. Kaya masasabi nating mapalad pa rin siya dahil nakabalik siya ng buhay sa Earth. Subalit kung iyong iisipin ang mga sakit at takot na dinanas ni Ham sa paglipad nito sa kalawakan ay masakit sa damdamin. Ang buhay ni Ham ay isang paalala sa atin na gagawin lahat ng tao ang paraan, makamit lamang ang ambisyon nito kahit na ang kapalit nito ay ang paggamit at pagsamantala sa buhay ng isang hayop. Mga katropa, sa tingin nyo, ayos lang ba na manakit o magsakripisyo tayo ng hayop para lang makamit ang mga inaasam natin sa buhay? Comment lang ang inyong opinion sa baba ng videong ito. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Kung gusto niyo pang makapanood ng mga video kagaya nito kung saan makakapulot kayo ng mga kaalaman, mag-subscribe na sa aming YouTube channel at para mas laging updated, i-like din ang aming Facebook page. Salamat! See you next time!